Tignan mo, ito isang himala. Ang anumang hawakan ng babae ngayon ay magiging ginto. Mayroon siyang malakas na kapangyarihan na gustong angkinin ng lahat. Ngunit bakit parang malungkot ang mukha niya? Anong dahilan sa likod nito? Alamin natin ito sa kwento ngayong araw kasama ang WOA Fairy Tales. Noong unang panahon, may nakatirang dalawang mabait na magkapatid na nagagalang Seth at Alida. Maagang pumanaw ang kanilang mga magulang. Iniwanan sila ng maliit na bahay na may hardin sa harapan nito. Sa kasamaang palad, ang lupa sa hardin ay masyadong tuyo para sa kanila upang magtanim ng anumang mga halaman. Seth, anong gagawin natin ngayon? Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayo sa gutom. Kahit anong pag-aalaga natin sa hardin na to, mukhang hindi ito mamumunga. Hay! Alida, huwag ka masyadong mag-isip. Gawin lang natin ang lahat. Siguradong magtatagumpay tayo. Hindi sila sumuko. Ginastos nila ang lahat ng pera na meron sila nang hiram pa sila sa malupit na kasera na si Martha para ayusin ang lupang iniwan ng kanilang mga magulang. Ginang, nahihirapan po kami ngayon. Maaari po bang manghiram kami ng pera para sa negosyo? Siyempre, lagi kitang tinatanggap. Gayunpaman ang mga bagay ay hindi naging maayos. Unti-unti, walang kinikita ang magkapatid at nabaon sa utang. Araw-araw, dumadating ang taga-kolekta ng utang ni Martha. Utang singilin ang magkapatid. At sinira ang maraming bagay sa kanilang bahay. Walang ibang paraan ng magkapatid kundi maghigpit ng sinturon at humanap ng pagkain sa kagubatan upang mabuhay. Isang araw habang papunta si Alida sa kagubatan, natuklasan niya isang pula at mabangong prutas na tumutubo sa tuyong lupa. At mayroong isang oso na laging pumupunta dito upang kumain. Bakit kaya tumubo ang ganyang klase ng puno sa tuyong lupa? Kung titignan naman ang mukha ng oso, tila masaya siyang kinakain ng prutas na iyon. O baka... Nagtaka din si Alida at tinikman ang prutas. Nang malaman niya na ang prutas ay napakatamis, kumuha siya ng ilang sanga at iniuwi ito para itanim. Sa pag-iisip, agad na dinala ni Alida ang ganoong uri ng prutas upang itanim sa kanyang hardin. Gaya ng inaasahan, mabilis na lumaki ang puno at nagkaroon ng bunga. Alida, may pag-asa na tayo! Tama, hindi na natin kailangan pang magtago! Gayunpaman, isang malaking bagyo ang tumangay sa kanilang pag-asa. Nasinira ang halos lahat ng mga prutas sa puno pagkatapos ng buhawi. Malungkot na nagkatinginan sila Seth at Alida. Kumuha ng ilang makakain na prutas para ibenta. Umaasang kikita sila ng kaunting pera. Habang dinadala ang natirang prutas sa palengke sa gitna ng kalsada ay narinig na Alida ang sigaw ng isang maliit na ibon. Pakiusap! Tulungan mo ako! Uhaw na ako! Sa kanyang pagiging mabait, agad na lumapit si Alida para tulungan ang ibon. Munting ibon, nauhaw ka ba? Kainin mo ang prutas na ito, gagaan ang iyong pakiramdam. Matapos matulungan, nagkamalay ang ibon. Nagpasalamat ito kay Alida sa pagtulong nito sa mahirap na sitwasyon. Maraming salamat! Niligtas mong buhay ko! Pero anong ginagawa mo dito ngayong tanghali? Wala, munting ibon. Mahabang kwento ang pagpunta ko rito. Sinimulang sabihin ni Alida sa ibon ang kalagayan ng kanyang pamilya. Nakinig ang ibon at tila nakikiramay sa kanyang kapalaran. Nakakaawa ka, aking tagapagligtas. Ngunit huwag mag-alala, matutulungan kitang makaahon sa problemang ito. Talaga? Niloloko mo ba ako? Ito ang mahiwagang hiyas ko. Papahiram ko sa iyo ito ng isang taon. Ilagay ito sa ilalim ng puno at may makikita kang espesyal. Ngunit tandaan, sa araw na ito, sa susunod na taon ay kukunin ko ito. Naintindihan ko. Maraming salamat. Umuwi si Alida. Tuwang-tuwang ikinwento kay Seth ang buong pangyayari. Nagpa siya ang magkapatid na ibaon ang hiya sa ilalim ng puno. Kinaumagahan, ang kanilang puno ay sumibol ng maraming gintong bunga. Ibinenta ito ng magkapatid at kumita ng malaki. Kahit na ang bagyo ng niyebe ay tumagal sa maraming lugar sa mahabang panahon na naging sanhi ng pagkalugi ng maraming tao. Salamat sa hiyas, maayos pa rin ang pakikipagkalakalan ng magkapatid. Unti-unti mas umaman sila sa kasera na si Martha at naging pinakamayaman sa lugar. Kung saan man magpunta ang karwahe ng magkapatid, lahat ay umuyuko sa paghanga. Bukod pa rito, kailangan din umuko ng kasera na si Martha para manghiram ng pera sa kanila para makapagnegosyo at labis na ipinagmamalaki ito ni Alida. Kuya, tignan mo. Kahit si Martha, hindi na nangahas na harapin tayo. Talagang tuturuan ko siya ng leksyon.
Hayaan mo na, kapatid ko. Siya pa rin ang tumulong sa atin sa mahihirap na oras. Siyempre, desidido pa rin si Alida na ipahiya si Marta. Ang lahat ng ginto ay sa iyo, ngunit ito'y nakasalalay sa iyong kakayahan. Talagang nasiyahan si Alida. Iyan ang katotohanan ng buhay. Hanggat may pera ka, igagalang ka ng lahat. Mabilis ang nagkautang ang maraming tao kay Alida. Kung hindi nila mababayaran ang kanilang utang, dadanasin nila ang galit ni Marta. Ang pinakamasama nito, mawawala sa kanila ang lahat ng kanilang ari-arian. Sa kabila ng pakikipag-away kay Marta sa matamis na salita ng kasera, pambubola, kasama ng mga regalo, nagbago si Alida. Nakipagtulungan pa siya kay Ginang Marta sa negosyo. Nakinig sa kanyang nakakaakit na mga salita upang makapinsala ng tao at naging mas magulo. Tama, mahal na binibining Alida. Ang mga taong iyon, dapat nating kunin ang kanilang bahay, palayasin sila kung hindi sila susunod sa atin. Sige, gawin mo ang sinabi mo. Nang makitang nagbabago si Alida, walang magawa si Seth. Kuya, kailan ka pa dumating? Alida, bakit mo ginagawa ito sa mga kamag-anak natin? Naranasan mo rin ang hirap, pero ngayon ay walang awa mo silang tinutulak sa landas na iyon. Anong ibig mo sabihin? Dati may sarabi ang buhay natin, walang may pakialam. Kaya ngayong may pera na tayo, nirerespeto tayo ng lahat. Kailangan natin ipakita ang ating otoridad, naintindihan mo ba? Hindi ko naiintindihan. At malamang hindi na kailangan intindihin pa. Pero hindi tama na gawin ito. Mali ako? Kasalanan ko ba kung nasan tayo at sino tayo ngayon? Kung hindi ka masaya, pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay. Pero hindi ko na gustong bumalik doon. Kinabukasan, nakita niyang umalis si Seth. Ngunit hindi nagsisisi si Alida. Malamig siyang tumalikod at umalis. Lumipas ang mga oras at dumating din ang isang taon na napagkasunduan nila ng ibon. Mag-isang nakaupo at nag-iisip si Alida. Ayaw niya talagang ibalik ang hiyas. Napakabilis ang oras. Nakuha ko itong lahat. Salamat sa hiyas na iyon. Kung ibabalik ko ito, ang lahat ay magiging tulad ng dati. Hindi ko ito pwede ibalik. Hiniling niya na maingat na bantayan ang hiyas sa ilalim ng puno at huwag hayaang kunin nito ng ibon. Dapat kayong maging maingat sa pagbabantay dito at maging mataas ang konsentrasyon. Huwag hayaan ng sino man o anumang bagay na lalapit sa punong ito. Apa binibini! Sa takdang araw, lumipad ang ibon patungo sa punong iyon upang ibalik ang hiyas nito. Matapos itaboy ng mga sundalo, lumipad ang galit na ibon. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ng ibon ang kawan para gulihin ang lahat upang hindi tumahuli ng mga sundalo. Alam ni Alida na hindi niya mapipigilan ng mga ibon at meron siyang ibang ideya. Anong gagawin ko ngayon? Ang mga ibon nito ay nagkalat. May ideya ko! Sa kaguluhan, hinukay niya ang hiyas sa ilalim ng puno at nilunok ito. Kaya hindi na ito makuha ng ibon. Habang nilunok niya ang hiyas, biglang naging kulay ginto ang kanyang katawan na ikinagulat at ikinatuwa ni Alida. Ano mang bagay na hawakan niya ay nagiging ginto? Nang makita ang nangyari, galit na galit ang ibon at pagkatapos ay lumipad. Tandaan mong araw na ito! Magbabayad ka ng malaking halaga! Ikaw ay sakim at pastarto! Bayaran ng malaki? Maaaring kong gawing ginto ang lahat. Anong presyo ng kailangan kong bayaran? Gayunpaman, tulad na sinabi ng ibon, ang kagalakang iyon ay hindi nagtagal. Ang mga sumunod na pinagdaanan ni Alida ay hindi niya malilimutan. Ang pagkain na hahawakan niya ay nagiging ginto, kaya nahihirapan siyang kumain at uminom. Kung hinahawakan niya ang mga hayop, magiging ginto din ang mga ito. Kahit na iba sa kanyang inaasahan, sa kabila ng pagkakaroon ng maraming ginto, pilak at talahas, unti-unting lumayo ang mga tao sa kanya. Si Alida yun, di ba? Nabalitaan ko na ginagawa niyang ginto ang lahat. Tama, huwag kang lalapit sa kanya, magiging ginto ka. Ang malalapan nito, noong araw ng Pasko, nagkasakit si Alida at kailangan niyang mag-aalaga sa kanya, ngunit wala kahit na sino. Kayong lahat, pakiusap, tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Tulungan ka? Hahaha! Managhinip ka! Walang gustong tumabi sa'yo ngayon. Humiga ka lang dyan at hintayin ang iyong kamatayan. Hahaha! Patawad, Binibini. Hindi na rin namin kaya. Naghihintay din ang pamilya ko sa bahay. Martha! Ikaw! Ikaw! Ano? Isa ka na lang mamamatay na tao. Hindi ka dapat na makipag-usap sa akin. Tara na! Gutom, malungkot at mag-isa sa kanyang malaking silid, tinitignan ni Alida ang lumang sulat na ipinadala ng kanyang kapatid.
at inalala ang nakaraang taon. Sa kabila ng hirap, masaya pa rin silang dalawa ni Seth. Gusto niyang makita ang kanyang kapatid. Gusto niyang isuko ang ginto at kayamanan para ipagpalit sa taong nagmamahal sa kanya. Kailangan kong puntahan si Seth. Sa pag-iisip nito, bumangon si Elida sa kama at hinanap si Seth. Pagkatapos ng maraming paghihirap, narating din niya ang dati nilang bahay. Natagpuan ni Elida ang kanyang kapatid sa isang munting bahay. Ngunit lahat ng tao sa bahay na yun ay masaya. Nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ang Pasko. Sa kabila ng kanyang kahirapan, sa kanyang mabuting ugali, si Seth ay palaging minamahal ang lahat. Hindi tulad ko, gaano man karami ang gintong meron ako, walang gustong makasama ako. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay. Nakita siya ng mga taga-nayon at pinalaya siya dahil sa masamang kilos niya noon. Alida, ikaw palang nagnakaw ng lupa namin. Ang lakas ng loob mong bumalik dito. Oo, tama. Umalis ka na dito habang kaya pa naming magtimbi. Nagsisi talaga si Alida. Hindi niya na alam kung ano pa ang gagawin. Kailangan niyang lumuhod para humingi ng tawad sa lahat. Pakiusap, tanggapin ang aking paghingi ng tawad sa lahat ng nangyari. Ipinapangako kong pagbabayaran ko ang lahat at mula ngayon, hindi na ako mangangahas na gawin iyon muli. Seth, patawad talaga. Alam ni Seth na nagsisisi ang kapatid niya. Lumuhod ito kasama niya at nakiusap sa lahat na patawarin siya. Pakiusap, intindihin natin siya. Bata pa siya. Pangako, tutulungan ko siyang magbago. Ayos lang, sa tulong ni Seth, naniniwala ako kayang magbago ni Alida. Tama! Tama! Masayang-masaya si Seth na naunawaan ang kanyang kapatid ng mga pagkakamali niya at handa siyang magbago. Hindi, Seth! Huwag kang lumapit dito! Magiging ginto ka! Para sa akin, walang mas mahalaga kaysa makita akong lumaki at intindihin ang mga pagkakamali mo mismo. Sa isang kurap, naging ginto si Seth na ikinagulat ng lahat. Isang masayang ngiti pa rin ang nasa kanyang muka. Umiyak si Alida, tinawag ang ibon at humingi ng tawad. Munting ibon, pakiusap, bumalik ka. Nagkamali ako. Aakuin ko ang lahat ng responsibilidad. Pakiusap, iligtas mo ang aking kapatid. Agad na lumipad ang ibon mula sa pintuan. At sa pagtataka ng lahat, ito'y naging isang diwata. Alida, aral ito para sa iyo. Huwag maging gahaman sa mga gamit ng ibang tao. At ang pinakamahalagang bagay ay palagi ang iyong pag-uugali. Hindi ang mga bagay sa labas ng iyong katawan. Opo, susundin kita. Pakiusap, iligtas mo ang aking kapatid. Sige, nagsisisi ka na rin. Tutulungan kitang muli. Itinaas ang diwata ang kanyang kamay, lumitaw ang mahiwagang liwanag. Agad na bumalik sa pagiging tao si Seth at ang hiyas mula kay Alida ay dahan-dahang bumalik sa diwata. Masayang nagkatinginan sina Seth at Alida. Seth! Nandito na ako! Ayos na ang lahat, Alida! Mula noon, inalagaan nila Alida at Seth ang kanilang taniman at tinulungan ng ibang taga-nayon na magtanim ng mga puno. Pagamat walang hiyas ang puno, sa ilalim ng pangangalaga ng magkapatid araw-araw, nagbibigay pa rin ito ng magandang dilaw na bunga. Pagkatapos nito, tinawag itong dilaw na puno ng dalandan.